What is up? Welcome back mga mausay. So nandito ulit tayo sa Relics Fish Pond, no? Kakaiba yung nahuli natin ngayon kasi karpa siya. First catch natin karpa, no? Wala, hindi ko na video. Hindi pa kasi ako nag-video, nag-testing lang muna ako, no? So kasama ko ulit si Dennis at si Kuya Chris. Hello! No? Si Master Chris at si Master Dennis. Tsaka kasama natin yung Mrs. Dennis. The first lady. Okay, so tara, tingnan natin kung ano pa mahuhuli natin. Samahan niyo ako. Nakalimutan ko yung head mount ko sa bahay, kaya chest mount. Yung chest mount ko sa bahay, kaya head mount muna tayo. Tsaka, mga mausay, ano? Kung hindi pa kayo mausay, click subscribe. Tsaka, syempre, leave a like para naman lagi tayong swerte kasi yan ang inspiration natin sa tuwing lalakad tayo ng fishing. Okay. So, tara, tingnan natin nga kung mahihuli to. Oh, wala. Okay. So, tara. Uli ka. Uli. Oh. Okay, so mga mausay, no? So far, wala pa ako nakikita nakauli ng malaking tilapia. Tapos, ang target lang natin ito talaga ay ayungin lang, no? Dahil sobrang nasarapan ako doon, gagawin kong catch and cook tong ayungin video na to, no? Kasi kakaiba yun eh. First time ko makatikim ng ayungin na nakaraan, sarap na sarap ako. And ang mahal ng ayungin sa palengke. Uli. Ha? Hindi. Bait and wait na to. Oh. Ano na? Oh bro, sabi ko nga sa'yo, gandang-ganda ako dyan sa rad na yan. Hindi tinamaan. Sayang, di tinamaan. Ay, natanggal siya, sayang. Uli na yun ah. Natanggal pa. Uli? Dire-diretso, Dennis, oh. Dire-diretso. Kada pukol isa. Oh. Nakailan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, so mga mausay, nasa bahay na tayo, no? So lutuin natin yung ayungin, tikman natin, taste test, para malaman natin kung masarap pa talaga or what. Kasi kung napapansin nyo, yung presyo ng ayungin sa market, yung mga gantong isda. Ito. Ayan. Yung mga isda na yan, mga mausay. Ang presyo niyan sa market, 500. No, yun ang presyo niyan sa palengke o sa market. 500 pesos and finishing natin. Tikman natin ngayon kung worth it ba yung presyo na yan para dyan sa isda na yan, no? Kasi parang, di ba parang masyadong mahal para sa maliit na isda? Pero malalaman natin, yung inaaso ko. So, ayan, tara, lutuin natin to. Papakita ko sa inyo yung recipe para pwede nyo gayahin if in case magustuhan nyo. Pero sa akin, so, ang gagawin lang natin, tatanggalin lang natin yung laman loob niya. Pero yung itlog, ayan. So, ang gagawin lang natin, tatanggalin lang natin yung laman loob niya. Pero yung itlog, iiwan natin. Napakadali lang tanggalin yung laman loob nitong ayungin, mga mause. Kasi ganito lang siya. Pag binuksan mo siyang ganyan, kukunin mo lang yung, yan o, kukunin mo lang yung hasang. Pag nakuha mo yung hasang, may iwan niya na ganyan o. Babatain mo lang ng kuko. Makukuha mo na yung pituka, tsaka lahat ng kailangan mong kunin. So, yan lang yun eh, oh. Wala na. Yan lang yung kailangan mong makuha. So, ganyan lang kadali, mga mausay. Tanggalin mo lang yung hasang na ganyan. Tapos, kukunin mo lang to. So, okay na yan. Di mo na kaya kailangan hiwain yung chan eh. Ganyan kadali lang. A few moments later. Okay, so mga mausay, no, yan na. Ayan na yung mga ayungin natin, no. Hindi lahat yan, kasi nilagay ko yung iba doon. Hindi ko muna lulutuin lahat yan, kung kailan lang kakainin, ano. So, suka ang una nyo ilalagay. Konti lang. Tapos, huwag nyo din kakalimutan lagyan ng tubig. Yan, kanyang arami. Tansyahin nyo lang, basta medyo basa lang siya na medyo lubog ng konti, no. Tapos, pag nilagyan nyo siya ng tubig, lalagyan ko rin siya ng konting sinigang mix. Konti lang. Hindi ko alam ha, pero kasi, nung last time na nagluto ako nito, nung nilagyan ko siya ng sinigang mix, mas masarap siya. Tapos, syempre, huwag nyo kakalimutan lagyan mga mausay ng bawang, no? Yan ang isa sa pinaka-importanting sangkap nitong luto na to. Ako, isang clove ng bawang yung nilalagay ko, no? Kasi mahilig ako sa bawang, mga mouse, eh. Hindi nyo lang alam. Ayan. So, syempre, huwag nyo kalimutan lagi ng asin, no? Rock salt yung nilagay ko, mga mouse, eh. Yung nabibili sa palengke. Salamat nga pala kay Paring Jack, kasi kay Paring Jack galing ko, eh. Mga rock salt na yan, no? Tapos, ayan na, diba? So, sindihan mo lang. Huwag mo kakalimutan takpan. Hintayin lang tayo ng mga 5 minutes. Okay, so habang naghintay tayo ng 5 minutes, mga mausay, pakain muna tayo ng isda, no? Kung di nyo alam, nahuli ko ito kina Kaplari. Yung isda na yan, nahuli yan ni Joro pala. Hindi pala ako nakahuli niyan. Nahuli yan ni Joro, kina Kaplari, no? Tapos, inuwi namin. And, 2 taon na yan dito sa aquarium. Buhay pa rin siya. Invasive species yan na isda, no? Maida cichlid or red devil ang tawag dyan. So, hindi natin sure kung ano talaga siya, kung Midas ba siya o Red Devil, kasi para siyang crossbreed eh. So, sa ngayon, marunong siya kumain ng pellet. 5 minutes later. Ganyan, kailangan mo lang antayin mamuti yung mga mata ng isda. Pag namuti yung mga mata niya, pwede mo na siya ngayon lagyan ng mantika. Kay dad ko pala natutunan tong recipe na to, no? Kay daddy ko sa IG Pops. So, pag nilagyan mo siya ng mantika, eventually, mauubos ng mantika yung mga sabaw niya. Mahitira yan, mantika. Tapos, babawasan mo lang ng mantika sa uli.
masaya. Yung sisi, ayan yun, oh. Ano yun? Parang talaba na naka-fermented sa salt. Yun ang pinaka-the best na sausawan yun. So, opinion ko lang, ah. Sa akin lang naman. Siguro, may hindi kumakain yan, pero napakasarap yun, mga mouse. Sisi, tsahaya, alaman si. Tapos, ayun, oh, perfect. Okay, so, mga mouse, ayun, oh. Ang sarap ng laman kasi ng ayungin, mga mose, eh. Parang meron siyang something na kakaibang lasa na hindi ko ma-explain, no? Ayun nga pala yung ano. So, hinakaka na namin. Wala akong nalalasahan na gantong kalasa ng ibang isda, eh. Hindi ko sure, ha? Hindi ko pa naman natikman lahat ng isda, eh. Pero, yung lasa nito ngayon, walang katulad to. So far, sa ibang isdang tabang. Sa isdang dagat, wala din akong maisip pa sa ngayon, eh. Kung meron siyang kamukha, eh. So, yun yung dahilan siguro, mga mausay, no, kung bakit favorite yun yung series, ay saka nangyari na umabot ng hanggang 700 plus, hanggang 800 isang kilo. So, ngayon, sabi sa akin, presyo nito ngayon, sa ngayon mga panahon na to, is around 600 per kilo, mga mausay, no. Napakamahal. Kung ako bibili, hindi ako bibili. Kasi, bibili na lang ako ng baka. Pero, ibang klase ito, is gano'n, no. Hindi natin ang rye. Sa konting sangkawa ng yung ako kanina. Hindi natin ang konting manika at saka garlic. Perfect. Ang sarap ng ayun, mamansay. Comment nga kayo sa baba kung meron pa kayo ibang recipe para dito sa ayungin na to. Tsaka comment din kayo kung tingin nyo ba worth it ba yung presyo ng ayungin na 600 pesos per kilo para sa isda.